So, good morning guys. Dito tayo ngayon sa Bontok. Dito na kami natulog kagabi. Around, ano oras tayo dito pare Pao? 10:30 gabi. Mga 10:30 ng gabi tayo dumating dito. Naliligo pa yung isang yung tanghali na kami. Naglalandi pa. Kita ba yan? Isusublatin yan. So, around 10:30, nag-check-in na kami. Kasi naisip namin kung magwawang-od kami kasi sa Pasagada kami, babalik pa kami. Dito na lang. Para wang-od muna, uskalan, bago tayo pababa sa Gada. Tapos bahala na kung saan tayo mapadpad mamaya. Medyo naging mahirap yung biyahe kagabi kasi halos wala makita dun sa taas. From Rice Terraces, papunta dito sa Bontok. Hindi lang kita sa video. Kung makikita mo sa video, maliwanag. Pero sa personal yon. Halos hindi mo makita. Alam mo yung bigla na lang kami pepreno kasi kurba pala, padar na pala, hindi namin kita. Tapos yung ilaw namin puti. Kahit yung dilaw, hindi makita. Kaya nag-decide kami magpahinga na dito. So, wang out tayo today. Let's go. Over the edge, feel like I'm floating through the air. Pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it. Sa Bontok. Ayan. Tatlo kami. Tatlo yung kama. Dalawang queen size. Isang hindi ko alam kung single yan o double. Tapos may CR siya na sa sarili. May heater. 1,700. Tatlo kami. So mura-mura lang. Okay naman. Tapos may resto sila. Pwede kayo mag-breakfast dito. So paalis na tayo dito sa Ridgebrook Hotel. So, first stop muna natin, Wang Od, Buscalan. Try natin kung makapagpatato tayo kay Wang Od. Tapos, Sagada. Wala na yan. Sagada. Tapos, Clark ang napag-usapan na tutulugan. Alright. Let's go. So, kagabi, ito yung pinapakita ko na makikita mong bahayan dito sa Bontok. Di ba? Yan na yun. So, dito tayo hihiwalay. Pag kumanan tayo dito, ayan yung pawangod, kaliwa, pabagyo, Sagada. Tapos itong way na pinanggalingan natin, ayan yung pa Rice Terraces. So, kanan tayo dito. Kauntang Buscalan. Dito sa dadaanan. Gas tayo sa dadaanan. So, right now, nakakanan na tayo sa Bontok. Going to Buscalan na tayo kay Wang Od. Ayan, ang dadaanan mo. Ang ganda naman ang scenery dito. Grabe.
oh. Sa pang hindi man natin nakita yung rice terraces ng maliwanag kagabi. Pero yun ang makikita mo dito sa araw, oh. So ganito yung sigsagan dito, oh. Madadaanan mo mismo yung palaya, no? Ang ganda. Dito ka ma-amaze kung gaano kaganda ang Mountain Province. Yun yung ilog sa baba, oh. Parang sarap liguan. Dito lang, oh, yung makikita mo yung mga tubig na nag-umaagos galing sa taas. Meron talagang madadaanan ka na yung tubig, nasa kalsada na, kaya medyo madulas sa mga motorista. Kaya ingat lang. Ito, oh, para ka nasa New Zealand dito. Arararara mismo, yung mainit. Para kita yung tulay. Tingnan nyo yung view, oh. Yun yung ilog sa baba, oh. Grabe! Ang ganda! Kita nyo yun, nasa kabila silang side. Ang lupit ng kalsada dito. Umal kayo, Barangay Tukokan. Alright. Ang ganda, oh. Ingat na kayo sa mga ganitong ambasa. Tapos suwabi na ulit ang takbuhan dito. Alright, di ba? Let's go, let's go. May mga gumuhong bato dito sa dadaanan natin. Tapos bangin itong kahana, no? Mukhang may madalas ang landslide dito. Ayan, no? Buong ilalim, oh. Pero kahit ganyan yung mga dadaanan mo, mag-enjoy ka pa rin. Yan yung kinatakot din namin kagabi kasi may mga nadaan na kami nagka-landslide. Natakot kami tumuloy ng biyahe kasi hindi mo nakikita yung taas kung may gumuguho o ano, baka mamaya kasi ride kami ng ride. Gumuguho na pala sa gilid. Tamaan ka ng bato niyan, buwis buhay yung biyahe yun. Hindi namin susugal yung buhay namin sa biyahe. Lagi namang may oras dyan para biyahihan yan. Ito yung mga nakikita mo lang sa Facebook na dadaanan dito, oh. Di ba? Napakaganda. So,
So ito na yung parang small community na madadaanan dito bago magbuskalan. Diba? Kagabi, grabe yung lamig dito. Talagang yung mga daliri ko naninigas na kahit naka-gloves. Grabe. Kita nyo naman yung Vespa natin. Talagang umaabot kahit saan mo gusto biyahihin. Yan ang kagandahan sa ganito. Huwag mo lang galawin ang makina. Kahit gilid lang. Huwag mo nang habulin yung sobrang tulin. Kung gusto mo matulin, magpalit ka ng malaking motor. Pero kung ano, kung gusto mo lang naman pang ride, eh pwedeng-pwede itong Vespa natin, ano. Tinan nyo yung Primavera natin, kahit 150 yan. Kung saan-saan naman nakakarating, di ba? Bastos yung may-ari niyan eh. Hindi yung motor ang bastos. Yung may-ari ang bastos. Kasi, alam nyo naman, medyo kamanyakis yung may-ari niyan. Medyo kanyam yan. Kanyakis yan eh. Yan yung ba na dumaan kanina oh. Ito. May hyena. Tinan nyo naman si Paring Pao, nandun sa kabila oh. Tay, bangis ng ride natin. Alright. Medyo etomak din tong kasama natin na bastos eh. Gusto nga ka ng sahig eh oh. Yan eh, mga bundok pa oh. Dito naman talagang kumpul-kumpulan ng bundok dito. Kaya nga mountain province oh. Wow! Naiiyak na si Paring Pao. Sobrang ganda ng view. Taas tayo ng konti ng pacing. Para maiba-iba. Gawin mong 40 lang tayo eh. Gawin mo mga 60. Okay. 60 yan to sa sasakyan eh. Diba? Kung gusto mo ng banking, punta ka dito. Talagang mananawa ka. Alam mo yung ayaw mo na kumurba pero kumukurba ka pa, di ba? Pero itong mga kasama ko, walang kasawa-asawa. Ang ganda oh. Di ba? May ginagawa dito ha, kanan. May ginagawa sa kaliwa. Gre-reprap. Gumuguho siguro lagi.
Putik. Din eh. Betwagan. Yan lang yung mga ingatan nyo dito. Medyo magabok lang yung kalsada kasi may mga ongoing construction, tapos may mga falling rocks, mga landslides. Yeah. So, dahan lang din kahit pa sabihin tuyo. Di ba? Right. Pakabila ang akin, pakabila. Nakakatakot ang daan ha. Alam ko yung kaunting mali mo'y babay. Palimot na lang po sa baba. Ano, nahulog na piso. Papapapapapapap. Clear. Clear shampoo. Kainin mo lang, kainin. Sarap dito oh. Malilom. Pero the best yung tinigilan natin kanina. Lakas ang hangin na malamig. Tapos sobrang lilom kasi taklob ng bundok. Yellow ban or green. Di talaga ako makabira ng kurba sa kanan. Oh, ang akin eh, ano, kanina yung tumaginting na naman. Alam mo, yung tayo nagbidya, tayong dalawa. Alam mo, yung lumagitik ng isang mabilis. Rinig mo, sumayad na naman eh. Ulo-ulo lang, di ka sa makatawan oh. Pamaulo ka dyan. Huwag ka na magtataas na kamay. Ito, scary. Di ba kung dala mo yung Hilux? Medyo scary tong part na to. Sige. Falling rocks. Yan ito parin pa. Ganito yung diraanan namin. Tapos medyo mahaba ka. Alam mo yung matatakot ka. Yung sasabi ko sa iyo, yung nag-story ako dati na bagyo to sa Gada. May madadaan ako ganyan. Tapos buaw pa yung ilalim. Ganyan yung sakto lang ang Starex. Hindi mo tatakot ka. Ang bigat ng Starex. Sige. Ayun, may kalsada sa kabila. Oh. Pasang kaya yun? Yung banda daanan natin. Ibang ahon yun. Dadaanan pa pala nga natin yun. Yung nakita natin kalsadang yun. Two joint sa atin lang. Basa. Sadanga. Iba pa pala, iba pa. Diretso tayo, diretso. Diretso. Ayun nga, yun ding ano. Hop. Ah. Oh no, init. Wala doon si Wang Od. Shall we? Ano gagawin pa natin doon? May lag up din po. Wala na po. Pag mag-lag up po, pag dito kayo dadaan, dito kayo mag-lag up pag balik nyo. Ibang pulin siya kasi yan eh. Kalinga province. Hmm.
Dito kasi Mountain Province. Ah, Kalinga Province yun. Ito Mountain Province. Pagpunta niya din doon, may checkpoint. Tapos pagpunta niya din sa bus para may lalakay pa kayo na pupunta sa village. Hmm. Anong plano niya? Daan na lang natin. Ito yung bagyo. Ha? So tayo, baba. Dito din, babalik pa tayo dyan. Ito ang... Ito naman na kapunta ko rito. Ano mapupuntan to? May tourist spot din naman kasi dito. Malapit lang, mga 1 kilometer and a half eh. Ano po? Yung highest foot bridge ba? Na parang booming bridge dito. Ah, ito itong akit na to? Ah, mamaya maganda akitin yan. Kasi pagpunta na lang dyan, dyan lang naman sa park. Tapos may mga 50 meters dito, 60 meters na daanin na akit. Tapos yun na. Highest, ano yun? Highest footbridge. Footbridge. Ah, bawal na sasakyan. Bawal talaga kasi kayo lang, tao lang naman ang pwede. Ah, maganda picturean. Sige. Pinunta yung iba yun. Ah, yun na lang. Habang malapit sila. Ano? Tara, tara. Bridge. Footbridge o iwang odd? Wala nga doon. Eh, ano? Dibigan lang tayo ng Kalinga. Oo nga. O, doon lang tayo sa Kalinga. Pero mami, balikan natin yan. Thank you po. Thank you po. Thank you. Thank you po. So, mission failed. Wala si Wang Od. So, akala ko makakapagpatato na ako for first time. Wala pala siya. May pinuntahan daw. Kung gusto mo talaga magpatato kay Wang Od, kay Kuya Ricky tayo magsabi. Eh, isa dyan, tour operator na dyan. Yung kumbaga yung naggagawa na ng tour papunta dyan. Mountain Province, Kalinga. Sari-sari, kung anong bundok ang gusto mo akyatin, pwede siyang gumawa ng tour para sa'yo. Tapos kasama mo siya. I-search mo sa Facebook yun, yung Abot Langit Mountaineers. Siya talagang mga pang-hiking, trekking. Oo, oh, kasama siya. Kung anong gusto mong akyatin bundok, pwedeng siya ang tour guide. Siya mag-a-arrange ng tour nyo. Yan o, nasa gitna tayo ng dalawang bundok. Alright. Tingnan nyo o. Parang mga nasa singit tayo ng bundok. Tujuin sa atin lang. Kaya yung dinaanan natin, no? Diba? Talagang sa kurbahan eh, ito na yon. Wala na kayong hahanapin pa. Last time nga napunta ako dito, ito naiisip ko. Sabi ko, masarap dito scooter. Talagang masusulit dito scooter. Sarap mag-ride talaga dito. Alam mo yun, mahangin, malilom, malamig sa katawan. Diba? Hop, paglilinya, baka mahila. Hop. Minutes nga lang ang sabi ng pulis. Oh. Ano pa eh? 22 minutes pa sa Waze. Kalinga Province. Overshoot ka dyan ano? Bye bye. Ganda ng bundok oh. Sabi sa inyo, papupuntahan natin yung kanina nakikita natin oh. Yan na yan, di ba? Eh,
Hey Cardo, music on. Yan yung mga iniisip ko dito, yung mga semento nila. Magkano kaya isang bag? Bago mo iakyat. Tama, tama. Yun? Thank you, come again. Highway boundary, Mamaga Bridge, Mountain Province. Yan na. Bira tayo, bira habol. So, ito na pala yun. Welcome, Wang Od, Buscalan, Tato Village. Ganda ng, ng kanan, no? Ah. Ha? Nandoon kayo pa rin, Pao. Sa atin lalang sticker. Tara si Jarwin. Tara si Jarwin, oh. May sticker. Putol lang. Kaya ayos na, kaya na. Nako, nagre-routing na walang ating ano. Hindi, nawala mismo yung ating sunod-sunod. So ito yung packet sa Buscalan Village kay Wang Od. Ganito yung magiging daan ng mga sasakyan. Tapos ang alam ko, lalakarin pa rin to. So nandito na tayo sa Buscalan Village. Tano mo, may naka ano, na tao. Yan, tano mo, nakasabit. Oh. Yan, nakasabit sa tali. Alright. Hindi ko kaya sumakay dyan. Parang zipline. O, lalagyan nata ng gamit. Ah, dyan ikinakarga ang gamit para makaakit doon. So yan. Welcome to Buscalan. Okay na kami? Hindi pa.